Alam ko kinaya ko lahat, pero ito yung pinaka nangyari sa buhay ko na hindi ko alam kung paano ako gigising kinabukasan. Ultimo mga trabaho ko, hindi ako masaya. Kasi itago ko sa sarili ko na okay ako, naman, kahit naman. Hindi. Hi guys! Welcome to Lucky TV and welcome to Luis Listens dahil napaka-espesyal na interview. Bakit pag ginagawa ko ang interview ko, nasa intro pa lang ako natatawa ng mga bisita, napaka-espesyal dahil first time nilang lalabas sa isang interview. Walang iba ang nagmamahalan. Aww. At may bagong blessing na dumating. We have Nonrev and Miss Angeline Quinto. Hi, hi guys! Kuya! Kuya Luis! Alam niyo ang bakit ka may ribbon sa leeg? Kasi ako'y regalo para sa inyo. Okay. Mainis to. Kaya ito ang una kong tanong para sa inyo. Kinakabahan ako, teka lang. Bakit? Magkakape ako. Yan, magkape ka. Okay. Noon, balita ako na bihirang-bihira ka mag-guesting, kaya thank you very much. Ito yung unang-unang interview na ginawa ni Noon. Diyos ko, kuya, 1 week pa lang bago tayo magkita. Alin? Kinatanong niya na ako, anong gagawin natin? Kinakabahan siya sa lalaki. Kinakabahan ka. Kung may camera. Ang unang-unang katanungan ay para sa iyo, Noon. Actually, ito lang ang katanungan ko. Nawakan ako, kuya. Kuya. Nonrev. Marami na akong nakilalang tao sa buong buhay ko. Ngayon ko lang narinig ang pangalan na Nonrev. Pwede bang i-explain mo sa akin kung saan hango ang Nonrev? Saan hango? Oo. Saan kinuha ang pangalan ng Nonrev? Sa daddy ko. Vernon yung name. Vernon? So, kaya, okay, Non. Tapos? Binaliktad yung Vernon. Nonrev. Galing, no? Visit ka, kuya! Yun lang. Yun lang ang tanong ko para sa kanilang dalawa. Maraming salamat sa panonood. Wala na akong nahandang tanong. Teka. Gawa saan ang mikmik? Wala, ano ba? Dati ko mo gustong malaman kung gawa saan yung mikmik. May alam ba kayo? Mikmik yung gatas? Ito warm-up question ko para malaman ko kung paano kayo mag-isip. Kung sakasakali man na kayo ay isang vampira, mamili pala kayo. Kayo ay vampira na puro gilagid lamang? O hindi kayo, di kaya ikaw ay manananggal pero pahaba ang hati mo pag mamili pa ka? Kuya Luis! Anong pipiliin ko dyan? Nakakainis to! Kaya nga ako nagtatanong. Hindi tayo makakalakot kung hati hindi. Pero palipad kayo pa. Bampira na lang din ang puro gilagyan. Eto na, seryoso na tayo. Bakit nyo naisipang kunin ninong ni Silvio? Unang-una pa lang, nung pinaplano namin yung mga ninong at ninang, sabi ko gusto ko yung mga malalapit sa akin. At saka yung malalapit din kay Mama Bab. Kasi siyempre, kilala kita eh, mapagmahal ka sa magulang. Diba? So parang mawala man kami, ikaw ang bahala kay Silvio. So eto, kamusta na kayong dalawa na of course nagsimula sa pagmamahalan. Pero eto ngayon, merong napakalaking blessing yes, na dumating kuya. Sa buhay ninyo. Ako kuya, personally, medyo nag-a-adjust pa ako sa pagiging nanay. Siyempre, first baby ko si Silvio. Masayang-masaya ako ngayon. Kasi ito yung matagal ng dream din ng Mama Bab para sa akin. Kate. Kuya, ano ba yan? Kate. Bakit? Ang ganda na ng sagot ko. May mosquito. Binabanggit ko pa si Mama. Sorry. Exacto. Isa sa taong miss na miss natin ka, yan. Sorry. Si Mama. Eh kung makate. Eh kung makate naman nagulat talaga. Nagulat ako. Pag makate, kamutin kaya, mo. Kaya nga, pero nagulat ako. Ang taas mo kumagot. Ano ba to? Kumamot lang ako na pasabot. Anyway, ayun nga. Iba rin yung kasiyahan na nararamdaman ko. Ngayon, dumating si Silvio, si Nonrev. So, kompleto na ulit. Noong una ba, naging mahirap para sa inyo ang relationship ninyo na showbiz at syempre napaka-big star ni Angge? Tipong kung dumating ang mga aliens, siya ang kakanta para sa mga aliens. Parang ganon. Ganon ba? Ganon katindi. Grabe naman. Mahirap ba? Aray ko. Sa akin. Ano yung naging challenging para sa'yo? Kinakabahan ako sa'yo. Okay lang, okay lang. Oh, kinakabahan ako sa'yo noon. Mahirap, mahirap. Oh, okay na yan. Mahirap na. Thank you very much. Sa'yo lang. Nangyayari yan eh. Pag kunwari, yung isa sa couple ay hindi showbiz or something, kumbaga hindi kaagad nila nilalabas ang kanilang relationship. Napagdaanan niyo ba yun? Oo naman, kuya. Mga ilang buwan din.
Pag kunwari nagmumall kayo, may nakasaklob sa mukha mo, tapos nilalakad ka lang na gano'n, parang gano'n ba nun? Hindi kami nagmumall. Okay, alam niyo naman may mga mall pag lumabas kayo ng bahay. Kasi ano ba? Kasi balita ako nung papunta kayo dito, ang sinabi sa akin ng mga team niyo, nakaganda kayo sa mall. Uy, grabe ka, kuya! Oh, there's door! Alam niyo naman na may mall. Oh. Oh, pero hindi kami nag-mall kasi... So ano yung pinaka-date ninyo? Pa kami. Pag kailangan nyo, siyempre kahit paano naman, maganda na may ginagawa kayo outside ng inyong mga tahanan. So ano yung ginagawa ninyo? Una kasi kami nagkakilala ko yun sa Tipsy Pig. So, abuti nakaplug ka pa. Ba, alala mo. Ano yung order mo nung time na yun? Sisig. Sisig. Gabas, maganda, pareho halo. Ah. Ano ba kayo, blind date ba? Paano kayo nareto sa isa't isa? Hindi, kasi kuya, yung friend niyang guy at friend kong babae, mag-boyfriend-girlfriend. Okay. So, doon kami nagkakilala. So, may intention ba silang ireto kayo sa isa't isa? Or kumbaga, nagkataon lang na nagsama-sama kayo, tumambay lang wala kayo? Wala namang planong reto-reto. Nagkataon lang na nagkakilala kami. Pagtanggal ng mask, pwede. Nung syempre nakita mo na ang makakasama mo sa Miss Angeline Quinto, ano yung naging, ano sa'yo, parang meet siya? Parang natin ka lang, parang hindi na ito basta-basta gambas at sisig na lang. Hindi, kumbaga medyo nagkaka-interest na ako sa kanya bilang tao, bilang binibini. Maalahanin. Oo, parang yun din ang gusto niya sa akin kasi maalalahanin ako. Paano? Parang maalahanin? Kilala mo naman ako, kuya, di ba? Maano kong tao, maingay ako, okay. Palakausap ako. So yun, tahimik kasi siya. So ako yung nagsasabi sa kanya, oh, kamusta ka? Ganyan. So after no, ng Tipsy Pig, nagkaroon kami communication na, nag-start. So ang ginagawa niya kasi dati, kuya, meron siyang business ng pabango eh. So nag-deliver. Okay. So sabi ko sa kanya, oh, mag-ingat kasi tanghaling tapat, nagmo-motor. Kailan mo na-realize na, okay, yung pagiging maalahanin niya, eh dun, medyo nagugustuhan ko na rin. Inaantay mo ba mga text niya? Oo, oh, may ganun ako. Aba, may mga ganun na. Si Angge ba nagbe-message sa'yo na parang, good morning? Kumain ka na ba? Yung kumain ka na ba mo, Angge? Yun, kumbaga may ano na yun, may paramdam na ba na medyo type kita? Oo naman, kuya, kasi hindi lahat ng tao ginaganon ko. Hindi ako ganun basta-basta natitext na, kumain ka na ba? Kay mama ba pwede ba? Oo naman. Sa family ko, kaibigan na malalapit, pero hindi basta-basta. So nakikita ko, Angge, kahit pa paano, hindi ka takot na mag-first move. Oo naman, oo. Diba? Ang tindi nito! Tapos, nung kailan mo naisip ang Gena, okay, medyo nagiging seryoso na to? Kasi, syempre, kuya, after nun, naging madalas yung text messages. Okay. So, parang one time, nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko, nagpunta kami ng San Rafael. Yung mga kaibigan ko, nag-start sila, naglokohan na, nag-open ng mga past relationship nila, ganyan. Okay. Tapos siya, sobrang ayaw niya nang nagkukwento ng about sa past niya. Okay. Pero sa akin, na-open niya din. So parang sabi ko, okay tong tao na to, parang ayaw niya sa ibang tao, pero sa akin na, shinier. So yun ang tanong ko sa'yo, bakit sabi mo nga na nagkakasiyahan, pero kay Angge, wala kang problema na ilabas yung mga nangyari sa'yo, mga experiences mo? Naging komportable kasi ako sa kanya agad. Ano yun, natutulog ka sa harapan niya, gano'n ka sa tablet, pinapatong mo yung paa mo sa gano'n niya. Kuya, hindi lang. Gano'n ka komportable? Pinaramdam ko din naman kasi sa kanya na komportable talaga akong kasama. Ang nakikita ko ngayon, si Non, eh medyo mahihain talaga. Pero pag kunwari kayong dalawa lang, ganyan pa rin ba ang personality niya? Kasi pwedeng mahihiya lang siya dahil may camera dito, or hindi kaya dahil, di ba, medyo bago to para sa kanya. Kumbaga, pag kayong dalawa lang, makulit lang din ba siya? Makulit din, kuya. Pero iba talaga siya pag may camera eh. Talagang tumatahimik parang, lang oo, din. Oo eh, parang nauubusan ang sasabihin eh. Okay, sino ang mas clingy sa inyong dalawa? Sino, babe? Ako. Siya mas clingy. Hindi, nakikita ko si Non Rev kanina pa, eh nakaganon pa sa bewang ni Angge. Ako, ganun ako. Gusto ko palagi, pag kunwari kahit nasa kotse din, may konting part ng katawan yun na nagdidikit. Mm-hmm. Yun yung gusto ko. Parang kunwari, kami ni Hauhau pa nagtitravel kami, di ba? Kunwari yan, gusto ni Non Rev, nakaganon. Kami ni Hauhau, gusto ko palagi, nakadila ako sa ice niya. Dila ako sa ice niya. Magkadikit yung tongue ko and ice niya. Tsura mo, kuya! Ganun ako, sweet. Clingy ako. Mula Manila hanggang Benguet, nakadikit ang dila ko sa ice niya. That's love. Okay. Imagine ko si Jessie tsaka siya. Nakaganun lang si Jessie. Sino ang mas seloso sa inyong dalawa? Ako. Ikaw. Ano mga usual na pinagseselosan mo? Ayan, Non. Ikaw sumagot ito. Gusto ko sa'yo mang galing to. Kuya Luis! Ano ba to?
No, nandito pa ako, ginaganan-ganan mo na yung ano na yung... At yung una, umalis ako. Patayin namin yung ilaw kung gusto mo. Kasi tuloy-tuloy yung ganun eh. Gusto mo, alis muna kami. Okay. Anong kadalasan pinagsiselosan? Or paano magselos si Angge? Hindi naman ako. Hindi. Kunwari, ay babe, ganyan. Hmm? Ganun siya. Hindi ako kibo. Kahit tawagin niya akong babe, hindi ako. Eh paano yan? Pag kunwari may sunog, di ka sasama? May sunog. Hindi. Mauna na ako sa kanya. Mauna na ako. So paano mo susuyuin pag kunwari nagkakaroon ng tampuhan o kung ano man? Balilipasin mo. Mga ilang oras yun. Ano yung ginagawa niya? Parang bigla na lang magyayakap. Babe naman eh. Hindi, alam niya kasi kuya na mahilig ako kumain. Okay. Babe, anong gusto mong food ngayon? So kapag nagtanong na siya ng ganun, sumagot ako, okay na. Sabay na kami kakain. Okay na yon. Mm-hmm. O, balikan natin. Ito is mga special moment to eh, na for every couple. Kailan yung unang I love you nyo sa isa't isa? Oh my God! Babe, kailan nga yun? Kita ma? After natin nag-San Rafael, after namin nag-Bulacan. Anong setting? Sa kotse ba kayo? Biglaan lang? Kasi kuya, after nung after nag-out of town na San Rafael sa Bulacan. Ang dami nangyari sa San Rafael. Ba't di kayo lumipat doon? Hindi. Kasi yun nga yung una naming labas. Okay. So after nun, nag-uwian na kami ng mga kaibigan namin. Nag-thank you sa akin. Okay. Thank you, ganyan-ganyan. Tapos, ako yung unang nag-I love you sa kanya. Wow! Ano yun, gusto ko lang balikan eh. As in, iniisip ko ba sa labas ng bahay yan? Or thank you, una na ako ha. Okay, bye-bye. I love you. Ganon? Sa message. Ah, okay. Message, text message. Tapos, nung nakita mo yung I love you, ano sabi mo? I love you. Sabi niya, I love you, Angge. I love you too, Angge. Oh. Yun na yun. Feeling niyo naging official na yun. Oo, kuya. Naging madali na simula nung time na yun? Or kumbaga marami pa kayong napagdaanan to get where you are now? Marami pa, kuya. Kasi nga, nung una talaga, yung manager ko ayaw sa kanya. Okay. Ayaw talaga ng manager ko sa kanya. Ako, ang priority ko din talaga ang trabaho. So parang doon ako nahirapan na sino bang unahin ko itong manager ko na nagbibigay ng work. Sinabi mo sa kanya na hindi approve ka agad yung manager. How was it, bro? Kasi naiintindihan ko rin naman, from a guy standpoint, na nandun ka naman, na para sa'yo naman sincere ang intentions mo. At the same time, maiintindihan ko kahit papaano mula sa standpoint ng manager na baka lang, di ba? Sabihin na, baka hindi talaga sincere ang inyong mga intentions. So, nung sinabi sa'yo ni Angge na may ganun unang pagdududa, ano naisip mo? Tinuloy ko pa rin. Pinakita ko na gusto ko talaga siya, na mahal ko siya. Ang dapat, tuturuan kita noon ha. Tuturuan kita. Di dapat ang ginawa mo, kahit papaano, nagparamdam ka rin sa manager. Papadala ka ng food, di ba? Tapos lalabas-labas kayo. Mali mong ending, kayo magkatuloy ng manager. Kayo magdawa. Oy, kuya! Nakaka-visit to! Akala ko seryoso na eh. Sabi ko nga, oo, tama. Eh, mali mo sila talaga meant to be. Ano? Kasi sabi ko lang, magparamdam ka rin. Ako ba yung naging tulay sa kanilang dalawa? At least, magnininang ka. Kung sakali man. So, paano mo nakakainis. Paano mo in-explain sa kanya? Hindi madali yun, ha? Hindi madaling sabihin na agad-agad, na kunwari may nagmamahalan kayo na alam mo yung manager ko, hindi ka gusto. Yung mga managers, minsan sila ang captain of the ship. Oo naman, so, kuya. So, na if may taong na ganun ka-importante sa buhay mo, na hindi ka agad approve sa matters of your heart, so paano mo sinabi sa kanya? Well, kasi kuya, medyo nahihirapan din ako. So, ayoko na itago lang sa akin yun. Okay. Parang karapatan din naman nun malaman yun since kami dalawa ay magka-relasyon. Mm. So, sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung paano yung gagawin ko ngayon. Kailangan pa ba natin, sa tingin mo, tutuloy pa ba natin? Eh, may taong ayaw sa relasyon nating dalawa. Tinuloy pa rin namin, ang dami kong pinaliwanag sa manager ko. Pinakita naman din talaga namin na mahal namin yung isa't isa. So yun, nung dumating si Silvio, kuya, sobrang siyang naging love na rin ng manager ko. Wala nang question. Nung dumating si Silvio, kaya dapat nag-work. Kuya Luis. Mosquito. Yes. Ano yan? Sorry. Kuya, ano ba? Kaya ba ito manager mo? Kaya ba yung manager mo? Nakakainis ka. Nagugulat kasi ako sa'yo. Kung may camera dito, sige. Eh, di nakita yung Jablo. Kaya nga. Si Angge, kasama ko ng napakatagal sa I Can See Your Voice. At nakita ko na napakaraming punchline. Natawang-tawa si Angge. Nakikita ko yan on a good day. Hindi punchline to, seryoso to. Atin na mo. Nakikita ko si Angge na masaya. Nakikita ko siya na medyo not her best days. Nakikita ko siya na tawang-tawa. Pero never pa kita nakita na ganun ka-sincere ang ngiti mo mula nang dumating si Silvio sa buhay mo. Nakikita ko yung fulfillment mo bilang tao. And I'm sure, it's the same din para sa'yo. So how was it? Yung unang pagkikita niyo ni Silvio. Yung unang, wow, anak ko to.
Iba kuya, Diyos ko, never nangyari sa buhay ko na ganun kasaya yung sarili ko. Nung una ko nakita si Silvio, kasi medyo groggy pa ako noon eh. Okay. Hindi siya sa akin agad pinaano kuya eh. Binigay. Pinahawa, kasi nga baka mabitawan ko. So, pinatong lang siya dito. So, nung narinig ko yung iyak niya, parang, una ko naisip siyempre ang Mama Bob. Diba? Parang nasa isip ko, pangarap din to ng Mama Bob. Pero parang siya na kasi yung baby na Mama Bob ngayon eh, kahit nawala ang mama. So, yung sabi ko, parang, ready na ba ako maging nanay? Pero alam mo yung kuya, nung narinig ko yung iyak niya, nawala lahat ng tanong sa sarili ko. Lahat ng takot sa sarili ko sa pagiging nanay, nawala lahat. Ikaw noon, nung first time mong nahawakan? Speechless din siya. Eh, wala naman si Sylvie dito ngayon. Speechless ka pa rin. Wala naman bago. Nandiyan ba si Sylvie? Kasi speechless ka pa rin. Hindi ko ma-explain. Sobrang saya. Tapos lalaki pa. Ang ganda tingnan, kasi nga kita mo sila na overwhelmed kayo ng joy, ng happiness. Pero eto, since nabanggit nga ni Anget, isang tao sabi ko na nami-miss namin talaga for the longest time, si Mama Bob. Si Mama Bob hindi nawawala sa I Can See Your Voice taping. Actually, mas regular pa sa akin si Mama Bob sa I Can See Your Voice. Hindi nawawala. Aray ko. Kaya. At alam ko rin kung gaano kahirap nung nawala si Mama Bob. Kasi isang pamilya din tayo sa I Can See Your Voice. So, paano yung journey mo nun, yung someone, ang iyong nanay, kasama mo every single time. Mas bigla na lang after that day. Eh, kung baga napansin mo na medyo mag-isa ka. Diyos ko, kuya, hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa nun. Ang daming nangyayaring mga pagsubok sa buhay ko before, pero alam ko kinaya ko lahat. Pero ito yung pinaka nangyari sa buhay ko na hindi ko alam kung paano ako gigising kinabukasan. Ganun kahirap na parang ultimo mga trabaho ko, hindi ako masaya na ginagawa. Pero sabi naman ng iba, talagang kailangan ko maramdaman yun. Kasi mas matatanggap ko na talagang wala na si Mama Bob. Kaysa itago ko sa sarili ko na okay ako. Tama kahit naman. Hindi, di ba? Nabutan mo ba noon si Mama Bob? Mm-hmm. Nabutan mo rin. So, ano yung Nakilala niya si Mama. Ano yung memory mo kay Mama Bob? Ako pinaka naalala ko kay Mama Bob, niyaya ko siya mag-Muay Thai. Di ba sinasabi ko dati? Di ba? Totoo yun. Totoo, hindi pa siya rin. Sabi ko, Mama Bob, tara, ano tayo? Muay Thai tayo. Tapos papaluin na lang ako ni Mama Bob. Di ba? Totoo yan. So I Can See Your Voice. Yun yung kulitan namin ni Mama Bob. Ikaw noon, ano yung nababalikan? Siyempre, ang iyong minamahal. Ikaw baga, seeing kung saan, kung isa sa mga tao na nagbigay sa kanya ng so much love din. Ano naalala mo kay Mama Bob? Pupunta kasi kung yung tagaytay nun. Oh. Tapos? Okay lang. Kasi magkakasama kami nung papunta kami Tagaytay nung na-stroke ang mama. Okay, okay. Ang sabi niya sa akin, hindi niya makalimutan yung ngiti ni Mama Bob bago na-stroke. Kasi kinikilig sa aming dalawa. Wow! Kasi kuya, ano, si Nondeb lang kasi yung napakilala kong lalaki na officially na. Walang wow. Iba na. Wow. So yung memory na yon medyo bittersweet ng konti. Maganda lang sabihin yung bittersweet, pero di ko lang ibig sabihin. Nabasa ko lang siya on the way here. Kuya Luis! Ano? Maganda lang pakinggan din. Bittersweet. Pero ang ganda ng pagkakasabi mo. Ah, di ba? Ganda, ganda lang yun. Kuya, parang naiintindihan ko din sa diba? Reaction mo. Umiti ko na rin. No? Kasi hindi tayo nakakaintindi dito. Di ba? Kung kunwari kasama na natin, kasama pa natin si Mo Bob ngayon, ano yung tingin mong advice na ibibigay niya sa'yo pagdating sa pagpapalaki kay Sylvie? Mahalin mo lang ang anak mo kasi pag lumaki yan, pagmamahal din ang ibabalik sa'yo. Aww. Ganda naman. Ikaw naman, Silvio. Ano ang... Silvio. Silvio talaga. Kuya Luis! Ako si Silvio pala kausap ko. Kala ko si Nonrem. Ikaw naman, ano yung gusto mong... Ano ang dream mo para kay Silvio? Dumaan siyang mabait. I guess for every parent, that's all you can ask for. Mm-hmm. Diba? Na siya'y maging an asset or credit to society at kung ano man. Ngayon na, nandito kayong dalawa. May message ba kayo sa isa't isa? Siguro para na lang kay Silvio din, kuya. Sana palagi kaming maging isa. Sana palagi kaming magtulungan para kay Silvio. Sana kung merong mga pagkakataon na hindi kami nagiging okay or nagkakaroon kami ng tampuan sa isa't isa, sana wag na lang hayaan na lumaki. Sana laging pag-uusapan. Kasi ayokong masanay ng ganun. Sana palagi lang tayong maging buo. At saka alam mo naman na kayo yung pinaka-inspirasyon at buhay ko ngayon. Bakit?
Na-touch yung nipple ko. Kuya Luis! Na-touch. Sinuhulo ka, kuya! Kuya, puti. Ang puti ng utong ni Kuya Luis. Hmm, di ba? Ang cute. Pinkish. Oh. Sana all. Nan, anong gusto mong sabihin kay Angge? Kahit na madami lang yung bagay niya. Hindi na pagkakaintindihan. Yun. At hindi mo mawala yun. Hmm. Sana palagi namin piliin yung isa't isa. Aww. Mabigat. Bigat ang bagsak. Ako, isa lang ang hihingi kong favor sa'yo nun. Dahil si Angge ay napaka-espesyal sa puso namin. Isa yan sa pinaka-mababait na tao na kilala namin. So, ang hihingiin namin sa'yo ay alagaan mo siya at mahalin ng buong puso dahil mahal namin yan. Pero, kung ano man yung gagawin para sa'yo ni nun, ang hihingi ko sa'yo ay suklian mo yun. Mahalin mo rin siya ng buong puso at lahat ng pagmamahal na yun ay aambunan din siyempre ang aking inaanak na si Sylvia. Yes, of course, thank you very much, Angge. Na-touch naman ako. Thank you very much, Angge. No, alam kong medyo challenging para sa'yo to na ma-interview ka. So maraming salamat. At Angge, ang iyong channel? Sa mga katwinkle ko, sana po ay patuloy kayong mag-subscribe sa Love Angeline Quinto YouTube channel ko. Thank you, Kuya Luis. Thank you very much, Angge. Maraming salamat sa lahat mga nanonood ng Luis Lessons Lucky TV. Iiwanan ko kayo ng isang trivia. Para sa lahat ng mga nanonood, dahil gusto ko bukod sa magpapasaya, bukod sa interview, gusto ko na tumatalino ang aking audience sa aking vlog. Trivia, alam niyo ba na ang buhok sa puwet ay konektado sa iyong buhok sa pilik mata? Subukan niyong kilain yung buhok sa puwet, sasama yung pilik mata. Kuya Luis! Subukan niyong kilain yung buhok sa sasama yun. Bakit? Na-try ko yun eh. Okay, tama. Sabi sa inyo, connected po siya. So maraming salamat sa inyong dalawa. Silvio, hope to see you soon pag napanood mo rin to. Babawi ako sa inyo, may inaanak. Kami ni Ninang, babawi sa inyo. Salamat, kuya. Love you. Non, maraming salamat. Thank you for watching. Luis Listens. Wow!